Magandang umaga mga kawapo. Ayan, ready na tayo at natanggal na yung antok natin sa ating pagpaligo. Fresh wow. Na fresh from Edmonton, Chad Wapu. Alam nyo yan. Good morning, good morning, good morning. Time check 6:33. So, alas 7 po yung seminar natin. So, okay lang naman, tamang-tama lang, malapit lang naman ang downtown dito. Yun, madilim pa nga. 6:30, tahimik pa. Pero dito sa harap namin yung Olleri. Ayun o. Madami ng tao, madami ng naliligo. Siguro nagpapainit sa hatab. So itong gagamitin tayo natin sa sasakyan. Papainitin ko muna ng konti rin. Hirap na. Kaya pinark ko dito sa may tabi lang ng kalsada. Kasi kagabi, baka maipit to kasi papasok ko din si Shane yung sasakyan niya. So hindi ako makakalabas agad. Dito na lang ako nag-park. Ay. Ha? Christmas na Christmas na tayo. Ayan. Event natin. Time check 6:36 pala. Industry breakfast, OH&S information session, understand your professional personal responsibilities and liabilities. So 7 a.m. po siya sa Epcot Tower. Painit muna tayo. Kahit 2 minutes. Madilim pa. Ayan, ganda ng building oh. So magbabayad muna tayo dito. Pay for parking, scan code to pay. Ayan. Scan code. Excuse me. Yeah, I'm going for an information session on 8th floor. Okay. Which elevator? Thank you. Thank you. Yeah. Okay, yes. Name tags are there. Thank you. I'm just phoning Santera to make sure they're on their way. Ito na nga pangalan natin. Ayan, para-paraan na lang. Nagikinig tayo at kumakain, di ba? Sarap! Nice! Yung first part ng session po namin ay pinag-uusapan namin yung virtual training. Yung po, ano po ba yung advantage and the disadvantage ng virtual training? Sila din yung nag-create ng system or ng AI para yung training mas legit talaga. Kasi, syempre, pag nag-training ka using webcam or yung sa online lang, hindi natin alam kung siya ba talaga yon. Kung tama ba talaga yung tinitraining niya o baka nga nilagyan lang ng picture, di ba? So malalaman doon
kung yung taong talagang naka-login ay siya mismo. So talagang napaka-high-tech na AI na mismo ang mag-provide ng information kung ikaw mismo yung nagtitraining. May face recognition pa. Dahil nung pandemic, wow, nauso yung online class, online training. So yung mga kumpanya, parang nakita nila na effective din. But hindi naman lahat. Pero nakakakita sila ng way para mas mapadali yung pag-hire nila ng tao. Especially kung i-deploy mo na sila sa kanilang mga designation, mayroon na silang idea kung ano yung nangyayari. Ang kailangan lang doon, standard. Talaga, di ba? According to the books ng mga kumpanya. Dahil iniiwasan din ng kumpanya yung mga disgrasya. Di ba? Kailangan ipaliwanag nila lahat yung health and safety ng mga empleyado. Kahit saan ka man pumunta na trabaho, meron tayong training. Mapabaking yan, housekeeping, at iba pa. Wow. Kailangan din natin isipin lahat ng empleyado or ako, may mga uuwian na pamilya. Kaya yung health and safety, isa sa mga top priority natin. Ito nga po, tapos na yung session natin. Wow. Kung mahal natin yung mga empleyado natin, mahal natin ang sarili natin, kailangan unahin natin parati ang health and safety. Kasi wala naman iba mga katulong kundi ang kumpanya at sarili natin. Safety first before anything else. Yun po ang masasabi ko. Time check muna tayo. Time check. It's 9:23. Nag-umpisa po tayo 7 o'clock. Madilim pa ngayon na maliwanag na. Ang ganda nung session. It talks about safety. Safety ng mga ating empleyado. Of course, atin din. Kung paano natin maiiwasan hanggat maaari, di ba? Hanggat maaari, walang aksidente, bigyan sila ng information, bigyan sila ng kaalaman kung paano may iwasan ng aksidente. Kasi napakamahal po dito sa Canada ang maaksidente, lalo na sa employer. Ang mahal ng fine at mayroon pang jail time pag hindi mo sinunod yung kanilang health and safety procedures. Every provinces may iba-iba siyang policies pagdating sa safety. But ayun po, pinag-usapan namin ang proper procedure dito sa Alberta. Kung ano dapat ang gawin. Diba? Ayan. So, that's yung araw na to. Very, very productive. Panibagong kaalaman. Maganda yung natututo tayo araw-araw. Let's keep learning. Walang masama sa matuto. Medyo may kalamigan. Pupunta na ako sa opisina kasi cut off din ngayon ng ating mga empleyado. Baka mamaya pag hindi sila sumahod, sugurin ako. Ay, sige, sige, samahan niyo ako. Pakita ko muna ng konti yung opisina. Lamig. Ayan, dito na po tayo sa opisina. Ayan po, may ito yung mesa, ayan. And then, ito yung favorite ko yung kape. Pagawa ng tsa, always tea. Hindi na ako nagkakape dito kasi sa labas nagkakape na rin naman ako. Ba't pa ako magkakape ulit? Okay naman hindi, para balance lang, di ba? Titi lang. What? Ayan yung labas. So, ayan, magulo yung opisina. Kasi alam mo na, marami yung papel. Siyempre outfit check pala, nakalimutan ko mag-outfit check. Check natin. Wow. So yung under natin sa ilalim. Nandito pa rin yung kanto. So ayan. So I'm wearing semi boots lang kasi malamig sa labas. Type ko naman ang boots. Laga. Thank you for watching. So maaga pa, 9:42 pa lang. And then gagawa muna ako ng payroll.
And then that's it. Thank you for watching. Please like and follow po. Thank you.